morning, good afternoon, good evening sa ang sulok ka man ng mundo. Ako si Pretty Cos Cosera, kasama ko si Emily Oranza po. So po. Siya ay isang kapwa OFW dito sa Hong Kong. So today, ang aming pag-uusapan or ang aming topic ay paano niya nga ba na-handle ang pagkakaroon ng isang LDR relationship. Ewan ko, yun ang gusto niya eh. Kasi gusto niyang sali daw sa aking vlog. So pagbigyan na natin. Okay. Ano ba tawag? Yung mga viewers. Hello mga viewers. Hello po sa inyong mga viewers. Tapos ang Hi everyone. Turuan natin siya mag-vlog. You want to be a vlogger? Sure. I mean, she want to be a vlogger. Oh, hindi na ako makapusta. Go guys. Ilang taon na kayo? Pasensya na po. Ha? Ilang taon na kayo ng boyfriend or asawa? 4 years na po kami ng boyfriend. Okay. So 4 years. Along matagal na rin yun, no? Oo. Kaso ano yun eh, kasi alam natin na sa LDR kasi, yun ang pinakamahirap na sa lahat ng relasyon, yun ang pinakamahirap kasi. Halimbawa na lang ha, pag nag-aaway kayo, hindi mo agad maayos, ganun, mahirap. Kasi compare nun pag magkasama kayo tapos nag-aaway kayo, mas isang minuto lang or 3 minutes lang magiging okay na. Ganun, isang kuldit lang. Ganun. Ganun-ganun, di ba? Halimbawa, pag LDR kayo, so, mga abuti ng 1 linggo nga, yung pinakamatagal. Or sa inyo? 2 linggo. Oo. Tapos may, ano kasi minsan, may fried chicken kasi. Yeah, may fried chicken. Masarap kasi ang fried chicken. Oh, yun. And, so ilang years ka na dito sa Hong Kong? Ako, 7 years na po. 7 years, so, ibig sabihin, nandito ka na nung naging kayo. So, 4 years na kayong LDR. And, paano? Paano mo siya ano? Paano naabot sa 4 years? As in text, message, call? Alam mo kasi yung ano, yung sa 4 years na yon, hindi siya talaga naging perfect. Daming challenges. Wala namang perfect relationship. Oo, yung LDR na yon, so daming ano, daming pagsubok. Ang ano lang doon. Ano, basta sinubok kami, kaming dalawa. So, yes? Oo, kung pwede sabihin mo. Yeah, it's okay. Ano siya, yun na yun, basta na lang. Nagsinubok kami, tapos yun, kami pa din. So, kasi, mas pinili namin, kumbaga pinili namin na mag-stay na lang sa isa't isa. Yes. Ganun, siguro, love nga namin. Siguro, love namin ang isa't isa. So, hindi pa kasi kayo sigurado, right? Kasi boyfriend and girlfriend pa kayo. So ganito na lang. Okay. Yung may advice ko na lang sa mga LDR dyan na ano, pakatatag lang tawag dito. Pakatatag? Oo. Pag may, kaya ninyo yan. Oo. Tapos pag halimbawa may pag-away, mag-away kayo or ano, kailangan ano, isa sa inyo may magpa-kumbaba or ano, isa sa inyo may susuyo. Ganun. Yeah, kasi kung mag-pride kayong dalawa, ano, so, paano kaya kung, example, like me, example lang ah, ako is lagi akong sa time na suyo-suyo, and time come already na parang nagsawa ka na, and parang ayaw mo na, napagod ka na. Ako pa rin ba yung ma-pride doon sa part na yon? Hindi ko masasabi kasi depende sa sitwasyon ninyo, hindi ko Kumbaga, hindi ko alam yung pulot dulo ng kwento ng life ninyo. So, ang makakasagot niyan, kayo lang. So, okay. Kasi, kung ano naman sa relasyon, hindi kailangan ng opinion ng ibang tao. Yeah. Ang kailangan, kayo lang talaga makakaalam niyan. Yes, tama. Kasi you're hindi right. Nila, right. Yes. Hindi nila alam yung ano talaga, kwento, ganun. At hindi nila kilala ang isa't isa. Mas kayo yung nakakakilala sa isa't isa, oh. Right? Pero ha, sana naman yung naiwan. Halimbawa, kung LDR, lalo na dyan sa Pinas, mag-ayos naman kayo, ha? Huwag mababae, huwag manlalaki. Eh, paano naman tayo na nandito sa ano, sa ibang bansa? Ganun din, huwag manlalaki. Basta mag-loyal kayo, faithful kayo, ganun. Okay. Ha? Okay. Okay. Oo. Tapos, so yun, no? So, yun ang advice niya. So, kasi gusto niya daw masali sa aking vlog. So, yun ang aming topic. So, for now, is you're right, ate. Sa bawat isang, sa bawat relasyon talaga, minsan hindi mo nga kailangan si Tulfo, right? Hindi mo kailangan si Tulfo sa relasyon na inyong kaya, dalawa. Tama, tama. Dapat kayong dalawa na ang mag-solve. Kasi the more na itulfo mo, the more na pati nanay mo sumasali na eh. Imbis na kayong dalawa lang sana yung
sa dalawa lang sana kayong makapag-ayos, pero pati si Tulfo, pag pumunta kayo kay Tulfo, eh, si nanay mo, si binan mo, darating na, no? Mm. Kaya nga yung ano, nababasa ko sa FB lalo na ganun, sabi na, yung ibang relasyon daw, pang matagalan, yung ibang relasyon naman, pang Tulfo. Sana wag naman ganun na, right. Ano so, naman yun. In short is, kayong dalawa na mag-partner ang makakasolve sa isa't isa. So, kasi minsan, yes, kailangan natin ng advice ng bawat tao, kailangan natin ng advice ng iba. Pero of course, bandang huli, kayo rin ang susolve sa isa't isa. So, alam nyo, kilala nyo ang isa't isa. Kung feel nyo na wala ng love to each other, of course, you need to do something for you to make loves again. Tama ba? Tama. Kasi, lalo na kapag asawa mo, pero pag boyfriend, okay na. Hoy, wag naman. Pero sabi ko, basta ano, pero mas maganda yung nagmamahalan talaga kayo. Yes. Yan ang importante, importante sa akin. Okay. Bakit love kasi ang napag-topic natin? Pa-prasa in love ka ba? Hindi naman. Pero ay, hindi naman gusto. Daw, hindi naman daw. So, i-shout out mo kung sino siya. Wag na. So, ayaw niyang i-shout out, guys. Secret na 'yon. So, me as Pretty Cos Cosera, ang advice ko sa inyo, huwag na lang kayong mag-asawa. Hala, ba't gano'n? It's a joke. No, it's just a joke. Okay. Pero, of course. Hindi, may ano ako, may friend ako na, ano siya, broken-hearted yes? Siya. Tapos, ano siya, takot na siya mag-mahal. Lalo na pag LDR daw, takot yes. Na siya. Kasi yung mahirap ang LDR. Oo, yung asawa niya kasi, nasa Pinas. Yes. Yeah, it's okay. Sa Pinas, tapos habang nandito siya, ng babae, ganun. So parang siya, yung parang ayaw niya nang magmahal uli, mag-ano uli. Yeah, normal lang yan. Pero sabi ko sa kanya, try mo, ganun. Yeah. Huwag kang sumuko sa love, ganun. Ganun. Mahirap, no? Anong mahirap? Magmahal? Hindi naman. Anong mahirap? Mag-vlog? So, pinagbigyan ko si ate kasi talagang sabi niya, I want, nagpa-plano siya paano maging vlogger. So, let's help. Let's help the, camera, shy type talaga. Shy type siya, pero sabi ko, bilang isang vlogger, you need to be a cos-cosera. You need to be a pretty cos-cosera. So, parang ako, syempre, hindi man ako pretty, pero makapal lang ang mukha ko. Kaya, it's pretty cos-cosera. Bali, guys, practice pa lang to. Oh, practice daw niya. Pero ako, i-upload ko. Oo, sige, okay lang. Okay, so go! Guys, ano nyo po, follow nyo po si Pretty Cos Cosera po sa YouTube. And now, what can you say about Pretty Cos Cosera? Papanan nyo ano ba? Go! On the spot! Go! Sabihin mo sa kanila! Masasabi ko lang sa'yo, sa kanya, sana panoorin yung mga vlog niya po, ganun. And then? Yung totoo po yung vlog niya, hindi talaga yung kwento ng life niya, gano'n. And then? Oo, yung mga pangyayari dito sa Hong Kong, gano'n. Yes, so, minsan talaga sa akin kasi it's OFW ang target ko, pero sana is may improve pa natin. Guys, sana supportahan niyo si Pretty Cos kasi. Thank you! And yun talaga, ang vlogging talaga is you are learning day by day. Yes. Day by day is na pag-aaralan mo yan. So, minsan nga ma-improvement means parang me is of course na kailangan kong i-improve yung aking communication skill and pag-vlog, pero of course di ko pa ma-improve ang aking cellphone. Pangit yung cellphone natin. Pero of course guys, you know si ate, isa rin tulad ko rin siyang isang OFW na matipid. So, gusto ko idagdag yun ate. Paano ka nga ba nakapagtipid bilang isang ano OFW? Ano lang, may secret ako dito. Anong secret? Oh, game. Secret lang natin, ibibigay namin yan sa inyo. Anong secret mo? Ano lang siya? Nasa ang ano doon? Secret! O sige, sabihin mo. Sabihin mo na. Yung isa na lang. Ano lang? Secret daw eh. Ano ba? Sige, sabihin mo na. Basta magtipid lang, yun lang. Sa pagkain, sabi nila. Paano ka nakapagtipid? Ano? Hindi ako, kumakain lang ako nung ano. Yung kasi sa pagkain lang ako. So we are the same. Na sinabi ko na rin sa kanila. Hindi ako maarte. Yes, ang sabi ko nga sa kanila, aanhin mo ang masarap na pagkain kung wala namang laman ang busa mo. Tama? Lalo na yung LDR topic. Yeah? Hindi. Change to. Ay, lalo na yung
lalo na yung hoy, may yung mga kababayan natin diyan na party-party pero utang ha. Yeah, that's yung, true. Oo, yung utang sa bank or utang sa ganon. Wag naman ganon. Parang lang may post sa FB na... Yes, tama yun. Utang-utang. Ganda-ganda sa FB pero... Tama. May ano, pero utang pala, ganon, di ba? So, sa akin, that's pretty cause Kosera. Kasi nakita na nila yan sa akin eh. Nakita na nila, lalo na akong sa down, panoorin nyo yung old videos ko. Makikita nyo doon na nagbabaon si Pretty Cause Kosera, everything, and nandun lang ako sa park para makapag-ipon. So, hindi mas naman... relax pa. Yes. Nakaka-relax right? Kami. So, tulad dito, marami kami dito. Halos nandito lang kami sa park para makapag-ipon. Kasi, aanhin mo nga, sabi ko, aanhin mo ang, anong tawag doon? Ang short, ano ba ang short? Short, aanhin mo ang kaligayahan, saglit na kaligayahan kung ang dulot nito ay walang hanggang kahirapan. Nagets nyo? Yes, we are happy for Sunday, pero hindi mo alam bukas hanggang sa isang week wala kang kakainin, right? So, dapat you know how to tipid-tipid. Balance-balance lang yan. Na yung kakainin mo sa Sunday, dapat, yung gastos mo sa Sunday, dapat, sana, gastusin mo yan Monday to Sunday. Nag-gets? Nag-gets? Yun yung ibig sabihin. Pwede naman, ano, yung tipid, pero yung sa pagkain, ha, wag lahan nila. Ako kasi, hindi talaga ma-arte. Sakto lang. Ganun. Ako rin kahit naman. Kahit dilata, ano, basta. Yeah. So, yun lang talaga guys, I'm sorry. Tipid lang ha. Pretty cause ko sarili, hindi nyo mapapakain ng sardinas. Hindi ako maarte, pero ayaw ko lang ng sardinas. At Marte, allergy ko ang alamang. Uy, maarte yeah, maarte ako sa pagkain. Sa pagkain Marte lang. Maarte daw yung hindi ko makain ng sardinas. Yung hindi, maarte lang sa speaking, sa lasa. Pero, kung walang sardinas, parang ganun lang guys. Kung walang sardinas, kanin. Like that. Hindi ako maarte sa ano, pero maarte lang talaga ako sa lasa. Ay, kasi may gano'n na ayaw ng sardinas. Oo, kahinaan ko kasi yung malansa kasi may allergy ako. So, bakit napasali na naman yun? Oh, dami nating topic. So, guys, it's 12 minutes na. Ano? Okay. Request mo na. Oh, nahiya pa rin siya. Turuan ko daw kasi mag-vlog and gusto niya raw panoorin sa vlog ko. So, pagbigyan natin siya. So, say bye-bye. How? Bye-bye. So, ang thank you po. Yes. So, ang pagbababay ni Pretty Cause Kosera is hello, EM. So, yan. Ito si Pretty Cause Kosera. Kasama ko si Emily Oranza po. Bye-bye. And saying goodbye. Have a God bless. And always take care. So, bye everyone. Have bye-bye a God bless. Bye-bye. Say bye. Bye-bye.